Mygz ang nagbabalik ang iyong lingkod, Mayora Mygz TV. At bago ang lahat, shoutout muna sa aking mga subscriber at viewers. At syempre, lalong-lalo na sa aking kapwa OFW na nasa iba-ibang bansa na katulad ko na nagtitiis at naghihirap alang-alang sa ating minamahal sa buhay sa Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat mga kapwa OFW. Ngayon ay araw ng Miyerkules at eto na naman ang babaeng vlogger. Hindi natin alam kung ano ang pinaglalaban niya. Yan ay tapos na about sa pera ni Cutie Mahal. Ay inungkat na naman niya at ang sabi nga ng nakarating sa akin ay si Kukak daw o si babaeng vlogger ay naiinggit dahil trending daw si Bunso Mygz Molino. At ito, kung masasabi ko lang sa kanya, kung nakita niya, siguro nakatutok naman siya doon sa kanyang YouTube na sinupalpal siya ni Christy Fermin. Sana nga ay matauhan na siya sa sinabi ni Ma'am Christy Fermin na ito. Natigilan na dahil si Cutie Mahal ay patay na. Wala na sa mundo. So, panoorin natin mga kamamigs. Ito ang video reaction na ginawa ko. Panoorin natin sabay-sabay. Maaaring napagkukwentunan pero hindi natin kinukwestiyon. Kasi ang tangi nating gustong gawin ay ang ipanalangin na lamang ang kaluluwa ng isang mahal sa buhay na nawala. Diba? Alam naman po natin ilang buwan na nakararaan na matay po sa COVID-19 ang munting komedyanang si Mahal. Okay. So namatay siya sa puder ni Mygz Molino. Diba? Sa Batangas. Inalagaan si Mahal doon ng pagkatagal-tagal na panahon ni Mygz. Nung nabubuhay pa po si Mahal, naririnig natin ang kanyang mamunting halakhak. Nakikita natin siyang masayang-masaya. Wala po tayong nakikitang anumang video o vlog na malungkot si Mahal. Ibig sabihin, nakita niya ang kanyang kaligayahan sa puder ni Mygz. Diba na nag-alaga sa kanya, nagmahal sa kanya, pati ang pamilya. Heto po ngayon, pagkatapos ng ilang buwan, may isang kapatid po, si Mahal, na hindi naman po nag-aabol sa pera, pero kinu-question niya kung saan napunta ang pera ng kanyang kapatid. Diba? Sa bank account daw, opo, yung bank account walis, wala daw laman. Said na said daw. Said na said. Ang ano ko naman dyan, ang point naman dyan, na gusto ko namang anuhin, patay na yung tao, ano man ang nangyari sa tinita ni Mahal, parang huwag na ipaubaya na natin nasa langit na yung kapatid nila, di ba? Yung kaluluwa ng kapatid nila, yun na lang ang kanilang ipanalangin. At syempre, dahil nagku-question yung kapatid ni Mahal kung nasa inaipon niya, ang agad-agad maiisip ngayon ng mga meron, si Mygz, di ba? Si Mygz Molino. Pero nakita niyo naman po kung paano minahal ni Mygz Molino si Mahal. Inalagaan, nagbablog pa nga sila. Nagpunta pa sila ng pagkalayo-layo sa Albay kay Mura. Alam niyo po kung meron lang tangka itong si Mygz Molino na perahan si Mahal. Hindi po si Mahal ang kanyang kakarelasyonin o alagaan. Hindi si Mahal. Alam naman din natin na si Mahal ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Alam mo ba si Mahal, pagka natatanggap niya yung kanyang talent fee sa pag-guest niya sa ABS-CBN, sumasama sa akin yan eh, tsaka si Mura. Agad-agad, in-encash niya sa banko yung check para ipadala doon sa papa niya, mahal na mahal niya ang papa niya at ang mga kapatid niya. Napakabait ni Mahal sa pamilya. Kung ano man po yung sinasabi niyong bank account na nasa Inna, ipaubaya na po natin yan sa panahon. Masalamat na lang tayo na sa mga huling sandali sa lupa ni Mahal ay nakita natin ang kaligayahan niya sa piling ni Mygz Molino. And I'm sure na like, kung nabubuhay si Mahal, ayaw niya ng mga ganitong usap. Ayaw niya to. Na sana
hayaan nyo na kasi hinayaan nyo na nga nung nabubuhay si Mahal sa piling ni Mygz, diba? Ngayon pa bang namatay na, nawala na, saka pa kayo magsasalamat. Dapat maging mabita lang sana ang bawat isa at para saka, maging maayos. At saka, si Mahal po, maraming kapritsyo. Sa lipo niya na yan, mahilig siya sa magandang damit, magandang sapatos, at kung ano-anong adorno sa buhok at sa katawan. Malay naman natin yung kinikita niya na yan. Ipinambili niya ng kanyang kapritsyo, di ba? May pangangailangan din naman si Mahal. Yes, may mga pangangailangan din siya. Eh, malay naman po natin kung para rin sa kanya ang kanyang mga binili. Huwag na po nating ibintang sa ibang tao. Tapos na po ang kwentong ito. Hindi na po makakapagpaliwanag pa si Mahal para ibigay sa kanila ang detalye kung saan napunta ang kanyang kinita sa ganito, ang magkano sa ganyan. Huwag na po, ipanalangin na lang po natin ang kaluluwa ni Mahal para matahimik. Yun na lang po. Diba? Sumalangit na ang kaluluwa mo, Mahal. Yes, oo. Nakakaawa si Mygz eh. Karaniwang nangyayari ganito eh, na tumulong ka na, nagmahal ka na, nagmalasakit ka na. Pagdating ng araw, baligtad ang kwento. Ito pa ang may ginawang hindi maganda sa taong pinagmalasakitan mo. Madalas mangyayari yan. Diba? Sana lang maging maayos na.